7 ang oras kung tama, yung oras ang po. Ito na yung mga yung tubig. So, hindi pwedeng mag-overflow sa taas, so kailangan magpapalabas ng tubig. So, good morning guys! Bago tayo papasok sa trabaho, i-check muna natin yung situation dito sa Magat Dam. Para malaman naman ng mga kababayan natin mula sa Isabela at Cagayan na marami na pong nabaha yung situation. So malapit na tayo, ang bahay lang namin is 1 kilometer mula dito, so malapit lang bago tayo pumunta sa trabaho. Tignan natin dito. Ipuan natin yung kung ano nang nangyari. So, kagabi, hindi pa natatapos yung dumihinto yung ulan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pakawala ng tubig. So, pupunta tayo doon sa mas malapit para pumunta. Para malaman naman ng mga kababayan natin na mula sa mga low-lying areas ay Cagayan. So, lumakas na siya yung pagpapalabas ng tubig. Kita nyo po, lalong tumaas yung pagpapakawala ng tubig mula sa taas. Ayan. Mas malakas na kesa kahapon. So, naka-full pa rin siya. Ayan. Nakikita nyo? Full pa rin yung pagpapakawala ng tubig. So, ingat-ingat po sa mababang lugar. Hello, kuya. Yung kondito, lumakas na, no? Ayan, nakatodo na siya. So, mas malapit na tayo kahapon, dun tayo sa taas. Ngayon, dito na tayo sa baba. Ito po. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin sa bandang Cagayan at Isabela, kung gaano kalakas ang tubig na malabas dito sa Magat Dam. So, nakapul na siya. Mas malakas na kaysa kahapon. So, ibig sabihin, mas malakas yung dating ng tubig mula Nueva Vizcaya. Kaya kailangan magpapalabas na yung dam ng tubig para maiwasan yung overflow sa taas. Kasi mas mahirap po mag-overflow sa taas ng dam. So, nakikita niyo po dito. Ayan. Kahapon, hindi bukas yung isang gate. 4 lang yung bukas. So, ngayon, 1, 2, 3, 4, 5 na. 5 gate na yung bukas. Mula kahapon. Dalawa, tatlo, apat, lima. So, nakapun na siya. Kagabi kasi hindi na tumila yung ulan. Ito. So, overflow na sa taas. Kaya kailangan na pakawalan ng tubig yung Magat Dam. Ayan po. So, ibig sabihin po, mas malakas na yun yung volume ng tubig. Nilalabas ng dam. Dumadaan sa mga ilog ng Isabela at Cagayan. So, pag lumabas ang maraming volume ng tubig dito, maraming mababaha sa bandang ibaba. So, nakikita nyo po, mas mataas kahapon. Bali kahapon, slightly pa lang yung kwan, pero medyo malakas na yun. Ngayon, mas malakas na naman yung pagpapakawala ng tubig. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Cagayan, sa mga kabag-anak namin, ingat po. So, posible po ang mas matinding pagbaha dyan. Ingat po.
na lumalabas sa Magat Dam. Ayan. Open siya. 5 spillways to open. Para po sa information ng mga nasa low-lying area sa Magat Dam, sa Bela at Cagayan po. Ayan. Open na po siya kasi doon sa taas overflow na po yung tubig. So, hindi pwedeng mag-overflow sa taas, so kailangan magpapalabas ng tubig ang magandang. Sobrang taas. Mga mas mataas pa to sa bahay, yung pagpapalabas ng tubig. Kung makita nyo, ang bilis ng labas ng tubig lang. Tulog tayo dyan. Patay tayo agad. Wala pang sangin. So yan. Ang kasalukuyan po yan. Labas ng tubig ang di, ngayong araw po na ito. So ibig sabihin, yung mga nasa lulayang areas, napaka po, hindi pa po bababa ang tubig. Mas tataas pa yan. Kasi mas malaki pa yung volume ng tubig na lumabas. Yan. Kami dito sa Santo Domingo, nasira na yung pump house namin kasi naabot na yata. Lumapit dyan. Mahulog kayo dyan. Mahulog kayo dyan. Baba. Yan. Mas mataas. Ang taas nito sa mga bahay siguro. Ang taas nito kung hindi ako nagkakamali. Ang taas ng tubig. Sobrang taas eh. Kahapon, medyo moderate pa lang yun. Pero ngayon, ang puno na talaga. Sa kalaman ko ng marami taga Santo Domingo alpumpulis na po itugaw po kami. Malapit kami dito sa Maydam, mga 1 kilometer lang dito kami mismo sa may Pananangta, pero malayo naman sa baka. Daanan noon, nadadaan sa May Maris Dam. So, mataas na rin ang tubig dito. May Maris Dam. Tingnan natin. Yan, yung tubig. Taas ng tubig. Lampas ang itong bahay na itong taas ng tubig. So, ingat-ingat po sa mga nasa low-lying areas sa bandang Isabela po at Cagayan.
far po, dito sa amin, hindi po ito nababaha. Kasi mataas po sa amin. Sa awan ng Diyos, malayo po kami sa landslide. So, ang pagsakan po kasi ng tubig is kagaya ni Isabela. Para sa mga hindi po alam. Nakikita nyo dito. Then, 5 gates open, nakapull po siya. Mas mabilis yung pagpapalabas na yun kaysa dati. So, titignan po natin ito. Dito tayo sa may mismong yan, para makita nyo. Yan, ito yung harap. Sabihin, mas malakas ang chance na tuloy-tuloy ang pagpapalabas po ng magat ng tubig. Hindi natin makikita doon malabo. Yan, dito sa mas may maluwang na loob. So, kaapon, doon tayo sa taas. Dito tayo sa mismong harapan. Bukanan ng magat dam. Yan. So far dito, hindi naman directly malapit. Medyo mas malayo lang konti. Hindi ko alam kung ilang level na sa taas. So, nakakalam lang po niya mga engineer sa taas. Mas malakas na mas mabilis yung pagpapalabas na yung tubig. Full siya. 5 spillway po. Open. So may magat dam. Ramon Isabela po. So, pag nakita nyo po, marami po ang masasalanta sa bandang Cagayan at Isabela sa, pero wala tayong magagawa kasi pag na-full po yung taas, nag-overflow po siya doon, full na po sa taas. So, ingat-ingat po, pupunta po tayo doon sa taas ulit bago tayo pupunta sa trabaho. Yan. Pupunta tayo sa taas.